Ayan na mga idol, nagsimula na ang training camp ng bawat koponan. Masyadong na-excite ang mga NBA player na makapaglarong muli sa kani-kanilang koponan. Tapos na ang kanilang pahinga at balik-ensayo para makapaganda sa paparating na 2022-2023 NBA season. Well, ano-anong koponan nga ba ang dapat na abangan natin sa parating na season? Well, unahin natin ang isa ring controversial na koponan ng Brooklyn Nets. Sa napakahabang usapan sa mga trade requests ng mga superstar ng Nets ay eto mga idol ay nananatili sa koponan at maglalaro muling magkasama si Kevin Durant at Kyrie Irving. Muli silang susubok upang sumungkit ng kampyonato na magkasama. Ngunit hindi lang sila mga idol dahil maglalaro na ngayong season ang matagal nang nagpahinga sa liga na si Ben Simmons. Huling naglaro ito mga idol ay noong June 21, 2021 sa Game 7 ng semifinals ng playoffs. Nilaglag sila noon ng Atlanta Hawks mga idol. Marami ang nadismaya sa nilaro noon ni Simmons, hindi lang ang mga fans mga idol kundi pati na rin ang buong koponan. Kaya nagkaroon ng maraming issue ito mga idol na nauwi sa pagkakatrade nito sa Brooklyn Nets. Well ngayon mga idol ay makikita nating muling maglalaro ang 6'11 point guard power forward. Grabe mga idol ano, 6'11 ang height pero point guard ang laruan. Well yan ang isang magiging advantage ng Brooklyn Nets mga idol. Nadagdag pa sa roster nila si Markieff Morris na isa ding maasahan both offense and defense. Kaya siguradong magiging top contender ito sa East mga idol. Ngunit kung sila ay magiging healthy, kaya malalaman natin yan mga idol kung hanggang saan naabot ang koponan na ito. Dumako naman tayo sa koponan ng Los Angeles Clippers. Ang koponan na ito mga idol ay siguradong maraming pahihirapan na koponan ngayong season sa pagsasama ng mga superstar na ito na sila Paul George, Kawhi Leonard at John Wall. Ay tiyak mga idol na isa din ang kanilang koponan na magiging top contenders sa liga ngayong season. Ngunit kung sila ay magiging healthy tatlo mga idol dahil last season ay out na rin for the rest of the season si Kawhi dahil sa kanyang natamong injury. Isa din itong si John Wall na prone sa injury mga idol. Pero kung hanggang dulo ay magiging healthy silang tatlo, no question mga idol, posibleng makarating sila hanggang finals o makuha pa ang kampyonato. Well ngayon isunod naman natin ang koponan ng Minnesota Timberwolves. Sa pagkakalipat ni Rudy Gobert sa Timberwolves ay mas lalong naging top ang koponan ng Wolves dahil dumagdag sa kanila ang isang best defender sa liga ng NBA, ang 7'1 center na si Rudy Gobert. Bababa naman sa power forward ang 6'11 na si Karl Anthony Towns, nakakaibang performance din ang pinakita last season. At syempre handa na rin makipagbakbakan ng high flyer na si Anthony Edwards. Nasusuportahan pa ni D'Angelo Russell, mga batang bata ang mga ito mga idol pero tiyak nasasabay ang mga ito sa mga top contender na koponan. Well syempre abangan din natin ang Los Angeles Lakers na nag-rebuild ng roster. Nadagdag sa kanila ang dalawang point guard na si Patrick Beverley at Dennis Schroeder at nagbitaw nga ng salita si LeBron na babawi sila ngayong season. At syempre hindi mawawala ang defending champion, ang Golden State Warriors. Nawala man sa kanila ang ibang player na sila Toscano Anderson at GP2 ay may mga nakuha namang kapalit ng Warriors mga idol at maglalaro na rin ang kanilang sentro na si James Wiseman. Well kayo mga idol, sino ang aabangan niyong koponan sa parating na season ng NBA?